Hey guys, welcome to another video. Blessings here today. Magandang buhay mga ka-blessings, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Good news mga ka-blessings. Dahil ang payout po ng cash grants para sa mga beneficiaries ng Conditional Cash Transfer Program o Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng DSWD ay nakaschedule na po ngayong araw. Narito po ang payroll schedule para sa bawat rehiyon. Period 2, 2024, additional 4-piece listahan ng 3 households batch 1, CBS regular, para sa ARMM, Caraga, Region 4A, Region 9, Mimaropa, NCR, Region 7, Region 8, Region 10, at Region 11. Period 2, 2024, Regular Conditional Cash Transfer, Batch 1, CBS Regular, para sa lahat ng regions. Ang RCCT, o Regular Conditional Cash Transfer, ay tumutukoy sa isang programa ng cash transfer na nagbibigay ng regular na tulong pinansyal sa mga benepisyaryo sa ilalim ng mga kondisyong tinakda ng programa. Ang kasama pong listahan ng 3 ay pinakabagong batch ng 4-piece beneficiaries na nakapasok noong 2022. Ang CVS, o Compliance Verification System, ay ang proseso kung saan sinuri ang pagtupad ng mga beneficiaryo sa mga kondisyon ng programa. Ang retro payment po ay ang grants na ibinibigay upang makunan ang mga nakaraang buwan na hindi nabayaran o yung mga na-hold na grants habang isinasagawa ang assessment. Ang monitoring period po ng PITO ay mula sa buwan ng Abril hanggang Mayo. Ngayon ka blessings, kung alam mong kasama ka sa payout, ay maaari nyo na pong i-check ang inyong balance account sa Landbank mobile app. Antayin lamang kung pumasok ang inyong cash grant sa inyong account dahil tuloy-tuloy po ang crediting ng Landbank sa inyong mga account. Ngayong araw din ka blessings, ay maaari na po kayong mag-withdraw sa ATM withdrawals sa mga piling Landbank servicing branches na malapit sa inyong lugar. Mag-bound po ng payong para hindi mabasa ng ulan. Keep safe always mga ka-blessings. God bless po. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece ay programa ng pambansang pamahalaan na ipinatutupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya gaya ng DepEd, DOH, DILG, at sa mga lokal na pamahalaan. Pinagtibay ang programa sa pamamagitan ng pagsasabatas nito bilang Republic Act 11310. Ayon sa batas,
ang 4Ps ang magiging pambansang strategiya upang mabawasan at kalaunan ay puksain ang kahirapan sa ating bansa. Ang 4Ps ay namumuhunan sa human capital ng mga mahihirap na sambahayan sa pamamagitan ng pagpapabuti sa aspeto ng kalusugan, nutrisyon, at edukasyon ng mga kasapi ng programa. Nagbibigay din ang programa ng psychosocial at psychoeducation intervention sa pamamagitan ng family development session bilang gabay sa unti-unting pag-unlad at pagpapatatag ng kanilang pamumuhay. Noong 17 ng Abril taong 2019, isinabatas ang RA 11310 na mas kilala bilang Anak Institutionalizing the Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps Act. Sa pagsasabatas nito, ang 4Ps na programa sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development ay magiging permanenteng pambansang estratehiya ng gobyerno upang puksain ang kahirapan sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino upang mapabuti ang kanilang kalusugan, nutrisyon, at edukasyon. Sino-sino ang maaaring maging benepisyaryo ng 4Ps? Ang mga maaaring maging benepisyaryo nito ay mga mahihirap na pamilyang Pilipino na siyang makakasunod sa mga kondisyon ng programa. Automatikong kasama na sa targeting system na ito ang mga magsasaka, mangingisda, walang tirahan, katutubo, informal settlers, at mga pamilyang nasa malalayong lugar o geographically isolated and disadvantaged areas. Narito ang mga batayan ng isang pamilya na maaaring makasama sa programa. Dapat mayroong 0 hanggang 18 taong gulang na miyembro ng pamilya. Ang mga batang nasa edad 6 hanggang 18 ay kailangang naka-enroll sa paaralan. Mayroong miyembro na nagbubuntis sa panahon ng rehistrasyon. Ang isang kwalipikadong pamilya ay maaari lamang maging benepisyaryo ng programa sa loob ng 7 taon. Paano makasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps? Ang mga benepisyaryo ng programa ay pinipili sa pamamagitan ng National Targeting System for Poverty Reduction o listahanan. Kung saan sila ay nagbabahay-bahay upang mag-interview at makita ang tunay na kalagayan ng isang pamilya. Sa ngayon, ay pinag-aaralan na ng DSWD na magkaroon ng community-based targeting system na galing sa bawat DSWD regional offices para madaling matukoy ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ano-ano ang mga benepisyo na maaaring makuha mula sa programa? Sa ilalim ng 4Ps Act, ang mga benepisyaryo nito ay makakatanggap ng mga sumusunod. Tulong pinansyal para sa edukasyon, kung saan hanggang 3 bata lamang sa isang pamilya ang maaaring amonitor ng programa. Maraming salamat po mga ka-blessings!